Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga uri ng bintana o window at mga salamin o glass na madalas gamitin ng ilang contractor dito sa Pilipinas. Kung interesado ka sa video na ito ay maaari lamang na mag-subscribe at i-ring ang bell para updated ka sa mga susunod na videos. Alam nyo ba na may dalawang uri ng bintana ang ginagamit sa usual na construction? Ito ay ang aluminum at PVC. Ang kadalasang ginagamit sa aluminum na window ay ang Series 798 hanggang Series 900, kung mas mataas ang series nito ay mas makapal ito at may karagdagang presyo rin. Mayroon rin itong iba't ibang kulay. Nariyan ang anodized o ang pinakamadalas na ginagamit dahil ito ay ang pinakamurang kulay na mabibili mo sa merkado. Sumunod naman ay ang standard o ang treated aluminum. Ito ay may karagdagang presyo dahil narin sa kalidad nito. Mayroon din namang kakaibang kulay at ito ay mas mahal kumpara sa normal na presyo. Ito ay gawa sa powder coating. Ang PVC naman ay isa namang uri rin ng materyales sa paggawa ng window. Ito ay may kadalasang kulay na puti, na madalas at palaging mayroon sa mga construction hardware sa paligid mo. Pag-usapan naman natin ang uri ng mga salamin o glass na usual ring ginagamit ng mga contractor dito sa Pilipinas. Sa topic na ito ay may limang uri ng salamin akong ibabahagi sa inyo. Ang ordinary glass ay ang pinaka-usual na ginagamit ng mga contractor dahil ito ay mura ngunit limitado itong gamitin dahil narin sa pagiging delikado nito kapag ito ay nabasag. Ginagamit ito sa mga display tulad ng mga lamesa, sliding door ng aparador at iba pa. Kapag nabasag ito ay nagre-resulta ito ng malalaki at mahahabang matutulis na fragment o tipak kung kaya't delikado itong gamitin sa hindi dapat na pwesto o lugar. Pangalawa ay ang tempered glass. Ang tempered glass ay ang madalas na rin ginagamit sa panahon ngayon dahil ito ay may sapat na tibay at tagal ng buhay kumpara sa ibang salamin. May kamahalaan rin ang presyo nito. Ngunit ito ay di hamak na mas ligtas gamitin dahil kapag ito ay nabasag ay nagre-resulta lamang ito sa pino at durog na bubog o fragments. Ginagamit naman ito sa mga railings, countertops, office partitions, solar panels at iba pa. Pangatlo ay ang laminated glass. Ang laminated glass ay isang makapal na salamin na ginagamit ng iilan para sa seguridad at siguradong kalidad ng proyekto. Ito ay may 10 beses na mas matibay kumpara sa annealed glass, kadalasan itong ginagamit sa mga pintuan, bintana pati na rin sa mga sasakyan at iba pa. Huli, ay ang double glazed glass. Ito naman ay isang uri ng salamin na may kakayahang panatiliin ang lamig o init sa isang lugar dahil sa uri nito. Ito ay may dalawang magkabila ang salamin na may pinapagitna ang espasyo na naglalaman ng argon gas. Ginamit ang argon gas dahil ito ay mas makapal kesa sa ibang uri ng gas o hangin. Nagsisilbi itong thermal insulation kung kaya't madalas itong gamitin sa ibang bansa lalo na sa mga may malalamig na klima. Kung ang video na ito ay nakadagdag sa inyong kaalaman, maaari lamang na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga paparating pa naman videos tungkol sa pagpapagawa ng bahay.